isa sa karaniwang pinagkakikita ang hanap buhay ng mga lalaki sa bayan ng Maitom ang pag-drive ng tricycle o mas kilala sa tawag na tricycle ng mga tao. Ang tricycle ay isang sakyang pangtransportasyon na ginagamit ng tao araw-araw. Dito ko nakilala si Jesus Lebrado o mas kilala bilang Tata. Mahigit 12 taon na siyang namamasada dito sa bayan ng Maitom. Natuto ako ng drive noon. High school pa ako. Kasi pag Linggo, walang pasok kaya doon ako sa terminal pa kawa mabay. Kasi parang sumada ko ibang drive. Kaya doon, nag-umpisa na natuto ako hanggang sa marunong na ako mag-drive. Sa unang tingin, hindi ko akalaing magagawa niya ito sa kabila ng kanyang kapansanan. Si Kuya Tata ay ipinanganak na may kakaibang anyo. Iisa lamang ang kanyang maayos na kamay at may maiiksing paa. Nung una ko na masada, wala akong pasahero kasi pag may mga pasahero sa daan, nintuan ko, ayaw magsakay kasi alanganin sila, parang takot sila sa akin ba na ewan ko kung ano sa kanila kasi siguro dahil nakita na yung sitwasyon ko na nag-drive ng tricycle kaya unang-una wala talaga yung pasayro ko lang yung mga kaibigan ko ganun hanggang sa ilang buwan akong namasada hanggang sa ngayon marami na akong pasayro. Para sa kanya, hindi hadlang ang kanyang kapansanan sa paghahanap buhay. Si Kuya Tata ay may pamilyang binubuhay. May 2 siyang anak na pinag-aaral sa elementarya. Kaya naman, pursigido siya sa pamamasada araw-araw upang mapag-aral ang kanyang 2 anak at maitaguyod niya ang kanilang pamumuhay. Simula pa lang ng araw, maaga nang nagigising si Kuya Tata para maghanda. Maaga din siyang tinetext o tinatawagan ng kanyang mga suki upang magpasundo o di kaya'y magpapadala ng mga bilihin. Siya na ang inaatas ang gumawa nito para sa kanila. Dito sa Strong Compound, Barangay Kalaong ko sinamahan si Kuya Tata upang puntahan at sunduin ang kanyang mga suki. Pila? 500 lang. Okay, 1,000. Susunod na ikaw ba? 5,000. Ang sigarilyo, Veron, nagtaas pa dyan. Sige, 5,500 niya. Wala yung gasolina? Naka-uwi. Ano ba yung kabutan mo? Naka-uwi! Ako yung gasa, unahan niya ay. Galon yung sulpan. Magpalood naman rin. Sinabayan ko siya sa pamamasada hanggang pabalik ng town kung saan ang sentro ng bayan. Hey, ano ka kakakmay? Ang wala pang kuan ha? Pag? Pamuta na sa presyo. Dito ko nakita kung paano niya paandarin at patakbuhin ang kanyang tricycle gamit lamang ang isang kamay na siyang nagsisilbi na rin parang paano.
ko na sa mga day, tali anong day no? Tinanong ko ang kanyang mga suki kung bakit gustong gusto nila si Kuya Tata sa kabila ng kanyang kalagayan. Pagkakatiwalaan mo na siya, tapos mabait, tapos matagal na din yan siya dito. Nasuki tapos din. Halos lahat ng tao dito, kilala yan siya. Ah, bilang suki? Oo. Madali lang siya, ano, mapadalhan mo at saka mabait siya at saka mapagkatiwalaan. Kinabukasan ay binisita ko sila sa kanilang munting tahanan na kung saan nakilala ko ang kanyang pamilya. Ang kanyang may bahay na si Ate Inday at ang dalawa nitong anak na sina Jason at Junjun. Si Ate Inday ay pangalawang asawa na ni Kuya Tata na ngayon nag-aalaga ng kanyang dalawang anak sa una nitong asawa. Nagkakilala kami ng misis ko ngayon sa text. Sinong pangalan niya? Sabi ko, Inday. Yung muna ko asawa, binigay yung number ko sa kanya. Sabi niya na ano daw, pag mag-reply daw ako, replyan niya lang daw. Nanghiram siya sa cellphone sa akin, sabi niya. Di, kung may reply, di, ikaw na ang mag-reply. Di. Tapos, hindi siya nasabi yung asawa niya. Yung asawa niya pala yun. Yun na. Doon na nag-umpisa. Na text meet na kami. Ang importante sa akin, yung batasan. Ugali. Yung ugali mo. Hindi kung importante yung ano, yung pogi. Ako na nag-alaga sa mga anak niya. Tinuturing kong tunay kong anak. Kasi mabait man sila sa akin. Anong gusto mong sabihin kay Kuya Tata? Kay Tata, ang masabi ko sa kanya na mabait siya sa akin. Sabi niya kung ano ang problema ko, isabi na mula sa kanya. Mag-alala siya sa akin. Sa asawa ko ngayon, wala din ako masabi kasi mabait siya sa akin saka sa mga anak ko. Yung mga anak ko, itinuturing din yung tunay niya anak. Saka tungkol sa amin, wala naman pong problema kasi mahal ko naman po siya saka mahal naman po niya ako. Ang kanyang pamilya at ang Diyos ang nagsisilbing inspirasyon niya kung bakit porsigido siya sa paghahanap buhay. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi alintana ang init ng araw at buhos ng ulan sa kanyang paghahanap buhay. Ika nga niya, hindi man umano siya biniyayaan ng kumpletong katawan, binigyan naman umano siya ng Panginoon ng talento para mabuhay sa mundo. Tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon upang mabuhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang talento na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya naman gamitin natin ito sa tamang paraan.